wala pang antivirus yung computer. So ito na yung bagong Windows. So nag-update kasi siya sa internet. Okay, so meron dito choose an option. So dito sa taas, continue, exit and continue to Windows 10. So dito second is troubleshoot, reset your PC or see advanced option. So number 3 is turn off your PC. So kung mag-reset na ng laptop natin, ito yung i-select natin, troubleshoot. Okay, so i-click natin ito. Okay, so dito sa taas, reset this PC. Let's you choose to keep or remove your personal files and then reinstall Windows. So ibig sabihin, dito sa reset this PC, meron siyang dalawang option. Yung isa, i-reset natin ang computer na hindi matanggal yung files. So and yung pangalawa, so i-reset natin ang computer na i-erase lahat ang files. So dito naman sa advanced option. So ito yung sa advanced options. Okay, startup repair. So ito kapag may problema ang startup natin, may mga problema ang startup ng Windows, so itong ipipiliin natin. So startup setting. So dito problem, kung may problem din, so dito command prompt. So uninstall updates. So may mga updates na kasi naka-install, tapos yun ang maging dahilan ng Windows mag-restart, mag-auto-restart ang Windows. So ito yung pipindutin mo para i-uninstall yung updates na na-install. So UEFI firm setting and system restore. So since ang gagawin natin is mag-reset, mag-back, pinutan natin yung back. Okay, so ito yung i-click natin, reset this PC. Okay, so sabi dito sa laptop na ito, ang gagawin ko is i-reset ko siya at totally tanggalin lahat yung files at walang maiwan na files. So ito yung pipiliin ko, remove everything. So kapag gusto mo rin i-reset lang ang Windows na ayaw mong mawala yung files mo, so itong pipiliin mo, keep my files. So remove apps and setting but keep your personal files. So matatanggal dito sa taas, matanggal yung lahat ng application na kailangan mo, like Microsoft Word, Adobe Photoshop, antivirus and iba pa.
So, pero yung files mo, hindi siya ma-erase, doon pa rin siya. So, dito sa taas yung pipiliin mo. So, kapag gusto mo tanggalin lahat, application, lahat Microsoft Word, Adobe Photoshop, antivirus, tanggalin lahat yon at yung kasama yung files mo. So, ito yung pipiliin natin. So, kung mangyari man ito sa iyo, at ganun yung gusto mong mangyari, so ito yung pipiliin mo, remove everything. So, ibig sabihin, walang matirang lahat. Lahat ng files, data, application, totally, ma-erase siya. So, since ako, ang gagawin ko dito is, ang ipipiliin ko is, remove everything. Okay? So, i-click ko yan. Then, reset this PC. How would you like to reinstall Windows? So, meron dito, cloud download. So, kapag cloud download, kailangan natin ng internet connection. So, para sure talaga, dito yung pipili. Ito yung pipili natin, local reinstall. So, ang local reinstall, kasama na sa Windows niya. Okay, so ito yung pipili natin, local reinstall. Okay, so reset this PC. Your PC has more than one drive. Do you want to remove all files from all drive? So, ibig sabihin, meron siyang dalawang drive. Local disk C at saka yung local disk D. So, meron siyang dalawang partition. Local disk C and local disk D. So, kung gusto mo i-delete lahat ng files sa loob ng dalawang drive, so, pipiliin mo ito. All drives. Ibig sabihin, ma-delete lahat ng files sa loob ng local disk C at local disk D. So, itong pipiliin natin. Only the drive where Windows installed. So, ito lang. Kung sa drive na kung saan naka-install ang Windows. Okay. Click. Okay, ito na. Do you want to fully clean your drive? When you remove your files, you can also clean the drive so that the files can't be recovered. So ito pipiliin ko itong sa taas. So ito na lang para maless yung time. Hindi siya masyadong matagal. Okay, click natin. So matagal-tagal siya. Yan. Click reset ito. Yan. So nag-resetting ko. Yan. So hanggang 100% yan siya. Okay, so kapag ganito na ganito yung ginagawa mo sa PC mo, dapat make sure naka-plug yung charger mo sa outlet. So in case na para hindi siya malobat. So kailangan naka-plug siya para may pagkasi malobat siya, automatically mag-shutdown ang computer. So magka-problema yung pag-reset mo. Yung processing ng pag-reset is magka-problem. So, para makasure talaga, i-connect mo na yung charger mo habang hindi pa nalobat. Okay, sana natulungan ka ng video natin ito. At sana may matutunan kayo. And, siyempre, kung nagustuhan yung video natin, huwag nyo kalimutan pinutin ang like button. At kung bago pa ka sa channel na ito, huwag niyo kalimutan
Pindutin ang subscribe button at bell notification button para updated kayo sa lahat ng latest nating video. Okay, normal lang yung nag-restart siya. So pagka-reach na niyang pagka-reach niya ng 15.9%, so nag-restart yung PC. So huwag kayo magtaka kung bakit nag-restart. Hayaan niyo lang siya mag-restart ng mag-isa. So mag-continue din yun siya. So nasa 82% na. Okay, dito sa language, so pipiliin natin yung English. So let's start with region in this right. So hanapin natin yung English. So ito, United States. Then yes. Okay, so dito sa keyboard, okay na yun, check na yung US, click yes. Okay, want to add a second keyboard layout, wag na, skip na lang, click skip. So kailangan niya ng internet connection. So latest na kasi itong OS niya. So kailangan natin i-connect sa internet.
Okay, so i-connect natin sa internet para ma-install yung kailangan niya, yung update. So para ma-install yung update niya. Pag i-select natin yung I don't have internet, limited siya. So para unlimited, i-connect natin sa internet. Okay, so i-connect natin sa Wi-Fi. Do you want to allow? So dito pwede rin no, pwede rin yes. So depende na sa inyo. Oh, select ko no. Okay, so connected na siya. Ayan, connected na. Click next. Okay, kung mag-restart ang computer, tulad kanina nag-restart, hayaan nyo lang. So, huwag kayong magtaka kung bakit siya mag-restart. Next up, the legal stuff. Okay.
Click accept. Okay. So dito ilagay na natin yung pangalan ng user account na gusto nating ilagay. So ako, ilagay ko dito is Asia lang. Then click next. Okay, now type a password for your account. Okay, ano yan? So, type natin dito is 123 Acer 123. Time to make sure we've got it right. Now you can set up 3 security questions to help you reset your password if you forget it. Choose the first question and type your answer. What is your first? Okay. What is your first pet name? Pet's name. Sakuragi. Ilagay natin ang meow, meow na lang. Kailangan i-record natin para in case na makalimutan meron tayong black and white. Click next. Third one's a charm. Choose your last question, type the answer, and you're good to go. Okay, so the last question. I think we are discussing. Then click next. Go ahead and review them and select accept when you're ready. Okay, so naka-check na siya lahat. Yes, okay. Click accept. Okay, click accept. Your device manufacturer would like your contact info to send you updates and such. Okay, hindi na natin kailangan lagyan niya. Pindutin na lang natin yung next. So, dito kasi kapag maglagay pa tayo ng ID, so, mas marami pa tayong gagawin. So, click na lang ang next. Okay, so click next.
$100 will be all yours. Looking forward to helping out. Click get started. Next, done. Kito tapos na, i-turn up na natin yung connection natin. Mag exit tayo para hindi papasukan ng virus. Click natin disconnect. So baka makapasok pa yung virus. So wala pang virus, wala pang antivirus yung computer. So ito na yung bagong Windows. So nag-update kasi siya sa internet. Yan. So meron na siyang kasamang ano, Windows ano. So updated na, ito na. Yan. So tingnan natin kung registered na ba yung ano niya, yung Windows. So hanggang dito na lang tayo. Kita-kita na lang tayo sa susunod nating video. Thanks for watching.